lang BCC na violence against crime and corruption. That is how you expound the BCC. Asa kay pasabot nako kanang BCC mo ari din sa mo personal pag-ari din eh. Para tabangan katong konsyal nga babae nga siya palagi ang nag-witness sa mga bypass operation natin dito sa Osamis. Binaril, pinatay dyan harapan mismo ng merkado malapit sa bahay ni Mayor Aldong. Doon pat dumaan sa harapan ng bahay ni Vice Mayor at saka ni Mayor. Bakit walang nag-imbestigan taga nasyonal? Kaya nga sabi ko pa kahapon ng preskon natin na nag-inimbita ko, and I would like to masabi ko na challenge sa national media mga practitioner na magpunta kayo rito sa Osamis. Tutukan nyo itong Osamis. Kay kawawa ang Osamis. Kawawa. Hindi kawawa yung mga tao na nasa posisyon ngayon na binaliktad na lang ang istorya. Kundi kawawa yung mga nakatira dito sa Osamis or mga Osamis nun na 100% na injustice, no? Na kinuha yung karapatan nilang mabuhay ng simple, mapayapa, dahil lang sa mga isang apelido dito sa Osamis na naghawak na may personal interest sa pamunuan nila. So, yun lang siguro. O kung totoo ka na media, or media practitioner, kung totoo kayo nasa national na yun ang para sa inyo, hindi kayo takot, punta kayo rito. Okay, bakit nagawa nyo yun sa Albuera? Ang ganda sa Albuera, lahat transparent tayo doon. ABS-CBN, PTV4, GMA, lahat, ang dami. Hindi na ako magsabi. Sila mismo nakakita sa sitwasyon ng proseso natin. Dito, iba, pagka may pira, talagang may pira man yun. Sir, ma'am, very obvious. Saka, huwag nyo lang dumihan ang yung word ng media ba, yung department ng media sa mga personal interest lang. Number one, ako, biktima na ako ngayon. No? Kasi nalaman ko na lang na nagpalabas ng video footage yung Channel 7 yung a month, no? After nangyari yung paghuli natin sa kay Judge Hernandez. No? Saan ngayon yung media na pinanggalingan ng video footage? Saan ngayon ang masabi ninyo na biktima ng pangbubugbog? Huwag nyo nang masyado dumihan yung media department. Kay maraming mga tao na nagtrabaho ng totoo, no? As a media practitioner. Pero nasira lang. Makita naman natin ngayon kung anong involvement ng money, no? Because sinong mga tao nito na biktima, sabi natin na namatayan, magdala sa kanila sa Manila para lang ma-interview. Sino nagposiso ng interview? Bakit hindi? Bakit takot kayo? Matakot kayo kay Espinido na si Espinido lang nag-isa dito sa Osamis. Lahat naman dito mga na-involved or mga politiko hindi sangayon si kay Espinido kasi hindi man sila nag-request kay Espinido. No? Bakit hindi niyo isabi na may sinong politiko hindi wag niyo na lang ako pagsabihan kasi hindi ako natao kahapon, no? So at least ganun lang ba na masabi natin may namatay, legitimate ang operasyon natin. May anim na series of incident na nagawa, robbery, murder, shooting incident, sila ang may pakana. So inoperasyon na natin, nakuha, magsabi naman nakuha na pinatay, tapos pinilad pa sa araw yung namatay. Anong human rights niyan? Siyempre, mas human rights kung iwanan natin yung patay doon, yung bangkay, doon sa bundok, nakakainin nyo ng aso. So, trabaho yan ng polis, na right after may operation, suko natin. Matagalan yung suko natin, dinala natin dito for identification, at saka, para proper disposition na mabigay natin sa mga funeraria, yung mga namatay.
hindi ka agad magtanong, hindi ka pa nga kayo nagpunta rito. Pero, yun ang kagandahan sa inyo, mga taga-media, kaya maraming nagtingin sa inyo ba? No? Believe ako. Maganda kayo, maraming nakatingin sa inyo na matitinong pangisip at saka hindi matino, na parang kung ano yung sinabi nyo, makaabot ka agad sa mga tao. Marumi, masama, maganda, insakto, hindi insakto ang isasalita ninyo, pabor kayo, kayo ang nandyan. Pero para suktian ko kayo, pagsabihan ko kayo, hindi sa atin lahat. Sabi ni Kuya Kim, ang buhay ng tao ay wither-wither lang. So, sabi ni King Solomon sa Ecclesiastes, sa Book of Ecclesiastes, nagsabi na, God will judge for those who do good or bad. Even done in secret, there is a consequence. Hindi kayo palagi nasa dyaryo. Hindi kayo palagi mamamahayag. Hindi kayo palagi nasa press. No? Hindi kayo palagi nandyan. At least, kung hindi kayo madali ngayon, yung mga anak nyo, at least, may time, right? May time. Pero sa akin lang sana, sa akin, trabaho ko, nagtrabaho ako ng totoo. Yung sinabi ko, yun ang ginawa ko. Yun lang. Huwag lang sana magganon ba? Dahil sa pira, masilawan tayo sa pira. Mabulag na tayo. Mawala na yung prinsipyo natin ng tao na may prinsipyo na hindi mabayaran, hindi mabili. Nag-operation natin palagi. Ano lang ang mga masasabi natin na isyo? Simula tayo ng December, yun lang isyo una. Yung binugbog, 1 month after, dinuhay kasi may conflict namin ni Vice Mayor. Yun, sabi si Mayor na hinaras. So, hinaras, sagot na naman tayo. Pangalawa ngayon, may operasyon to. Anong gusto nyo? Hindi nila mag-operasyon ang police? Sa karami-rami, sa problema, sa Osamis, na 100% natutuwa, nasiyahan sa ginawa ng police natin nitong bago? Sino man ang reklamo lang sa mga operasyon natin sa police dito? Walang iba. Ikaw lang, Madam Aurin. Ikaw lang, nyo rito. Pero hindi tayo doon, hindi tayo, talagang may naatay abdan. So, ako, I would like to ask a favor, no? Balik agad sa national natin mga media. Yung mga very familiar, Sir Noli De Castro, Sir Mike Enriquez, or sinong may mga hawak yung media, mga channel, na itry nyo naman, paabutin nyo yung media nyo dito sa Osamis, i-monitor nyo kay, this is high value target. Prominente mga involved dito, alam nyo naman, sinabi na ni President. Ano man lang si Espinosa, bakit tinutukan ng mabuti si Espinosa na drug lord na nyo ng Albuera? Bakit hindi dito sa Osamis, padalhin nyo yung mga taga-media nyo para sila mismo magsabi kung ano katotoo yung operasyon ni Espinido? And again, I would like to challenge you na lahat ng national media, CNN, kung saan na media ikaw iwan ko kung makarating ba to. Walang magtingin ano yung KMTV doon sa national, mayroon ba? Ipadala nyo. And I would like to ask sa presidente natin, Sir President, nagpapasalamat ako tsaka sa mga tao dito sa Osamis na binigyan mo ng pagkataon na masign ako dito sa Osamis. Saka ang daming mga tao na tuwa, 100% na nung umpisa pa, 1970s, Marcelo right after, magnanakaw na, and are all known na, pagkatapos, dumating ang Kuratong Baliling against insurgency, against communism, maganda ang organisasyon, ang mga tao na nasa Kuratong Baliling Group, sila na ang nagsagawa ng kamalian, nadala na yung Kuratong Baliling, in which ang Kuratong Baliling inorganize yan against mga NPE, sabi natin, communist. Pero ang mga tao na member dyan, nagsagawa ng maganda, ang masama, kaya
na masamaan na parang nabahiran din ng hindi magandang information o balita yung kuratong baliling. So ganun ang nangyayari. Individual man, andito ang grupo is Osamis Organized Crime Groups. Isa lang yan, Osamis Organized Crime Groups. Kaya ikaw, kung hindi ka na magamit sa grupo ng Osamis Organized Crime Groups, ipapahuli ka na sa polis. Ipapatay ka na sa polis. Kaya nag-iba ka na, hindi ka na sumali sa grupo ng isang grupo ng pamilya dito sa Osamis. So ganito na ang Osamis. Alam ko na lahat ang Osamis. So nagpasalamat ako sa kay President Duterte din na tinignan, lalo na kay CPNP. Nagpasalamat ako kay CPNP na tinignan talaga ang Osamis. So we are here para matuloy yung vision at saka yung mission niyo President at saka CPNP. Pero nagsagawa talaga ito si itong grupo na to, no? Mga organized crime groups sa Osamis para mabahiran tayo ng kasamaan na maparilib lang. Ganun lang. Maparilib lang tayo. Pero alam ko naman na may prinsipyo sila ni President Al, si President at saka si CPNP. May mga prinsipyo yan. Hindi yan. May mga prinsipyo yan. Pero ako, i-challenge ko talaga ang mga lahat ng mga media personalities or media, masabi natin na correspondents, no? Mga correspondent na Juan, tutukan nyo ang Osamis. Tutukan nyo. Kaya para hindi kayo mabula ba? Kaya talaga binubula kayo, mabiktima na kayo ng pambubula ng Osamis Organized Crime Groups. Mabiktima na kayo. Ngayon may mga biktima na. Dalawa ng channel na biktima ng Organized Crime Groups dito sa Osamis. Masabi ko biktima kasi go and go kaagad. O, hindi pa nyo tinignan kung ano katotoo. Walang anong basihan, yung manasabi lang. Because of person na malalaki may posisyon, nakaabot yung mga information. So ganun katindi ang grupo sa Osamis Organized Crime Groups. Kaya nila, may pira sila, kaya nila magdala, mag-display ng mga mukha ng mga tao na masasabi lang nila na na-inhustisyahan, na injustice. How about yung mga pinatay? Yung ngayon, siyam lang, hindi nga siyam ang nagpunta doon. Tatlo lang siguro yan, apat, tatlo. Yung namatay nang wala pa sa Espinido dito, hanggang nandito na sa Espinido. Paano yung mga tao na yan? Tingnan nyo naman mga kuan, mga taga-national media. Tingnan nyo, kawawa sila, naghintay sila dito, yung mga tao dito na namatayan. Naghintay sa inyo, mga taga-media sa national. Mga politician sa taas, naghintay ang mga tao rito. Maski na nakapagbigay, maliit na nakapagbigay tayo sa kanila ng seguridad. Natuwa na sila, nasayahan na sila. Pagkatapos, ngayon, nagsagawa naman ng kaibahan yung organized crime groups, Osamis organized crime groups dito, para ma-relieve ako. Ako, wala naman akong problema, sir, ma'am. Yung presidente natin, wala naman akong problema sa CPNB natin. Kaya maski saan ako niyo ilagay, sir, I consider that is an order with consent from my God. Wala akong kinatakotan as long I am a law enforcer. Wala akong kinatakotan kayo. I enjoy my job being a law enforcer. Yun lang, hindi ako. Kaya, ang sa akin lang sana, yun lang, hindi tayo mabili, hindi tayo mabinta. Ganun ba? Paano, di tayo mabaligya, di tayo mapalit mo. Oro, na, prinsipyo na to. Tiwas mong tani. Tiwason pa nga to ni sir. Kay, grabe ni nga, kapati, kini mga tawhana, dili ni malinaw ang Osamis kung magpabili ni sa posisyon. Pero ako, I am trying myself to convince them na sana mag-surrender yung
wala na ba, okay na, tapos na. Yung parang iwanan na yun, nakaraan. Yung nga sabi ko, lit by gun, be by gun, tapos na yan. Ngayon magbago na, ikuan lahat. Kung para makita ang magbago, hindi sa salita lang. Hindi sa salita, hindi yun pwede sa salita lang. Ipakita yan sa gawa. Sa gawa, ipakita yung pagsasalita. So, yun ang mga nangyari. Kahapon, naka-witness kayo. Ang grupo Alna. Nag-bypass na naman tayo. Sinong mga tao nitong involved sa bypass natin kahapon? Workers ng city government unit. Hindi lang natin nahuli. Under din ng Osamis local government unit. Involved. So, kuan, nandiyan talaga. Ang sa akin lang sana, the best thing you do is I would like to suggest na kooperasyon na lang. Dalhin nyo ng mga tao dito, mag-surrender. Pero sabi pa nga ng iba, hindi talaga mag-surrender kasi mayroon mga advisor din na matatapos si Espinido, matapos ang presidente natin, mo-retire na si CPNP, sila na, balik na sila sa kanilang pwesto. Kaya sa akin lang ha, ang may gusto lang na ako ma-assign dito, ang presidente lang at saka si CPNP, other than them. Hindi gusto yun kasi yun ha, na-influensya na kay this is an organized, well-organized crime groups ng Osamis. Isa lang na apelido ang magdala. So, gusto man nyo yung ganito, sa akin lang sana, hindi ako gusto yung interview, but I would like to reply, to answer all issue, yung allegation na ginawa ninyo, dito magkaalaman tayo. Dito magkaalaman tayo. Supposedly, just keep our mouth shut. Hintayin na lang. Pero ang ginawa nyo, kayo panayin ng, para yung advisor nyo ba, bulok, bugo. Bugo na inyong advisor. No? Bulok ng inyong advisor, bugo. Very dull. Walang, pira lang yung hinawak nyong advisor nyo, pira lang ang inintindi, pira lang. Na makita kayo, bigyan nyo naman. Marami kayong pira, pero bulok. December ka nag-assume as a AP sa pulisan dito sa Osamis City. Tungkol kayo doon na kayo misyon. Pinadala ka sa presidente. Pinasin yung PNP chief. Ito. Sir, unong nakakabulan, magpito na. Kanya, ano mo doon yung nakapangutan at naghanan na ang imong giingon din eh, ang imong expectation din na binaril o kinilo ang mga shabo, pero sa dihang mag-bypass operation mo, huwag isan na lang kakilo ang nakuha sa imong kasalanan, sir. O, di man takabuot, anak. Ang mangita at kinilo kaya itong ibutang mo, ito nakuha. Pero makita ni mo, kay bypass nga ni, ultimo, gamay na po yung makuha. Dili man ato makuha ang dako kung di tamang sugod sa gamay. Dili ta kaila sa drug lord kung nilita makadakop sa iyang batos. Hindi lang magdali unong pangani kabuan. In which, sa whole, asa po kamangita, kita po yung number one permit sa dakop na ay mga isyo nga gumikan kay na ay reward. Uy, wa akong pakialam anang reward kay ako ng trabaho. That is my job as a law enforcer. Even in my one previous place na I assigned as a chief of police, wa akong pakialam anang reward. Kung naad, mas maayo ang ang. Kinsa man po ng kwarta nga ihatag, dili man na imo. Sa gobyerno man po na. Sa mga tao man po ng kananaang reward, dili man na imo. Ingit ka lang. Trabaho na sa Espinido. Wala ayaw pagtakain yung reward. Go. Magsakit akong tiyan. Inumusa mo. Mga trabaho yung sa Espinido, may reward or na. May reward or na. I have supposedly upat ka meritorious, tulo ka meritorious. Pero, huwa na ako na maaktima na. Kaya dili ko hilig, anak. Not unless ang akong CPNP o RD may magsulti. Espinido, apply. Pero kung nga, pag ilang ko, as long nga ako na police lang.
Tingnan na si Espinido. Dapat kernel na ko karon. Una-unaon ninyo na ako'y tulo ka meritorious nga nilabay nga wa na ako na ma-apply. Kay dili ko gusto na ako'y mag ang ako ang akong gusto ang akong labaw magtan-aw no apply. Pero ako pa kay alam ana ka aslo nga ako nalipay nga na pulis ko. Makatabang ko sa mga tao nga nagkinahanglan. Dini sa Osamis. Kamo nga mga tao ayaw pagkagool. Tabangin lang ko ni ampo niya. Tabang ko mo anang impormasyon para makuha nato ng pinakadako dini sa Osamis. Tabang lang. Ayaw mo pagkagool nga sa himuon. Kamo. Siguro. Mga pila ka buwan gigang karon, pila ka adlaw gigang karon. Kung tugutan pa ko sa atong Ginoo sa PNP nga mo eksentan din mo lawin. Na mag mag-suggest ko ninyo mo, invite ko ninyo nga mag-usa ta. Mag-usa ta. Anak ta sa grandstand sa elementary, National Elementary School. Puno na to mga tao, tanaw na to, suklo na to, 15 mga tao, willing nga, willing nga, dinhira ko mag, puyo sa Osamis na maghimong mayor, may, dili, willing nga, atong ipakita, dini, ipatigbabaw na tong justisya. Di mo mahadlok. Mission accomplished. Mission accomplished.